Si General Gregorio del Pilar na mas kilala bilang ang Batang General, Goyo o ang Agila ay ang pinakabatang general na tubong Bulacan na lumaban sa digmaang Pilipinong-Amerikano noong sa taong 1899. Nakilala siya dahil sa pagdepensa niya sa kabundukan ng Pasong Tirad sa Ilocos Sur laban sa mga Amerikano. Ngunit ano nga ba ang kanyang naging ambag sa ating lipunan? Si General Gregorio del Pilar ay pinanganak noong 14 ng Nobyembre sa taong 1875 at tumira sa bahay ng kanyang tiyo na si Diodato Arellano kung saan sinasabing tinatag ang kauna-unahang katipunan at pinaaral siya nito sa Ateneo Municipal de Manila noong 1881. Noong Marso sa taong 1896, nagtapos siya sa Ateneo de Manila sa kursong Bachelier in Artis o Bachelor of Arts sa wikang Ingles. Binalak niya magturo nito, subalit sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino noong sa taong 1899. Sa murang gulang sumapi siya sa katipunan, naging pinuno ng mga katipunero at sumanib siya sa tropa ni Colonel Vicente Enriquez kung saan napalaban siya. Noong bagong taon, Enero 1 sa taong 1897, nasubok ang kanyang galing sa labanan. Ang kakarong disili ang kanyang kauna-unahang pinanghawakang labanan, kasama pa ang dalawang pinuno na si Canuto Villanueva at Isobio Roque. Nilabanan nila ang puwersa ng mga Espanyol sa pamumuno ni Jose Olleguer Fello sa Pandibulacan. Nandyan rin ang pagsalakay niya sa Pombong ang napatatag rin sa kanya kung saan pinanghawakan niya ang 3,000 Pilipino laban sa hanay ni Ramon Blanco na may 500 Espanyol. Resulta nito ang tagumpay ng mga Pilipino sa taktika. At isa pa, napatanyag rin sa kanya ang labanan sa Kinga kung saan hinarap ni Del Pilar ang mga Amerikano sa bayan ng Kinga na ngayon ni Plaridel, Bulacan. Bunga ng magiting na pagtanggol niya, siya ay nahiram bilang tenyente sa gulang na 19 at ginawa siyang general ng isang brigada sa gulang na 22. Ang pagsalakay niya sa Pombong, Bulacan at paglaban niya sa mga Amerikano sa Kinga ang nagpatanyag sa kanya. Napahanga niya ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo at itinaas siya bilang tenyente kung saan pinanghawakan niya rin ang lalawigan ng Pangasinan. Nang namatay si General Antonio Luna sa Nueva Ecija, si Gregorio del Pilar ang humalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo. Nang tinutugis si Aguinaldo ng mga Amerikano, nagkubli sila sa kabundukan ng Ilocos Sur. Tinipon ni Aguinaldo ang pinagsamang pwersa ng Cavite at Bulacan mula sa siyudad ng Santa Barbara sa Pangasinan, nilakad nila hanggang Cervantes sa Ilocos Sur. Noong Nobyembre sa taong 1899, ang partido ni Aguinaldo ay nakarating sa bayan ng Concepcion at umakyat sila sa tuktok ng Mount Tirad. Nag-utos si Del Pilar na maghukay ng 3 linya ng mga trensera. Nagpaiwan si Del Pilar kasama ang 60 na sundalo upang abangan ang mga Amerikano habang si Aguinaldo at ang natitira ay nasa Cervantes. Kadalawa ng Disyembre sa taong 1899, dito na sumiklab ang labanan sa pagitan ng hanay ni Del Pilar at ng hanay ni Peyton March sa kabundukan ng Tirad. Ang The Battle of Tirad Pass. Ang US Army 33rd Infantry Regiment sa pamumuno ni Major Peyton March kinuha ang bayan ng Concepcion sa paanan ng bundok ng Tirad noong 1 ng Disyembre sa taong 1889. Minadalian nila na tawirin ang kabundukan ng Pasong Tirad upang putulin ang komunikasyon ni Aguinaldo sa mga brigada ni General Manuel Tino na nasa ilog ng Abra at gayon din upang madaling mahuli si Aguinaldo. Ngunit hindi madali yan at nahirapan ng mga Amerikanong sundalo na maakyat ang Pasong Tirad dahil dinedepensa nito ng hanay ni Del Pilar na nasa itas na bundok. Makailang ulit nila itong sinubukan ngunit bigo sila. Bagamat nahirapan ng mga Amerikano sa pag-atake sa posisyon ng mga Pilipino na nasa itas ng bundok, nakakita sila ng isang pambungad sa tulong ng isang igorot. May mga Amerikano na maakyat sa mas mataas na parte ng bundok, mas mataas sa kinalalagyan ng mga hanay ni Del Pilar. Umabante na rin ang mga natitirang Amerikano sa paanan ng bundok ng Tirad. Ang pinagsamang pag-atake ng mga Amerikano ay agad na napagulantang ang mga hanay ni Del Pilar at ang pakikipagugnay ng bahagya ay tumagal ng 6 oras. Si Del Pilar ay napatay sa sagupan mula sa isang tama ng baril sa leg na ganitong kinamatay. Sa 6 na hanay ni Del Pilar, 8 lamang ang natira. Matapos ang labanan, ang mga gamit ni General Del Pilar ay kinuha ng mga Amerikano bilang tropeyo ng gera, kabilang ang isang panyo na binorda sa pangalan ng isang babae na Dolores, isang kwintas na may larawan ng isang dalagang babae at ang kanyang talaarawan. Hindi mawawala ng silbi ang kanyang kamatayan sapagkat namatay siya na para sa bayan,
Pinatunayan niya na marunong lumaban ang mga Pilipino na may kadakilaan na paninindigan sa sarili at hindi ng takot. At yan nga ang talambuhay ng tinagurian ng sangkatauhan ng Pilipinas bilang ang agila at ang batang heneral ng kasaysayang Pilipino.